Good day po sa atin lahat, ano? Welcome to my channel, Server Safety Riding Tip. So, meron po tayo ngayong i-discuss, no? Yung nag-o-overflow ba ang carburetor ng motor mo? Ano ba yung mga kadahilanan niyan? Ano ba ang consequences niyan kung pababayaan natin, di ba? Eh, since ang mag-o-overflow po dyan is gasolina, eh, nakakatakot po yun. Baka masunog yung motor natin pag nakaamoy ng spark ng gasolina, nagliliyap yan kasi flammable yan eh. No? O kailangan, i-address ka agad natin tong problema na to. Hanapin natin kung ano ba yung mga kadahilanan at lagyan natin ng repair. No? O kaya cleaning lang. No? Pag may bata pa yung motor mo, malamang cleaning lang yan. Meron lang bumara doon sa ng mga dumi doon sa carburetor mo, saan ba yan bumabara? So yun, di-discuss din natin, no? Kung medyo matanda na yung motor natin, eh, baka kailangan natin ng repair kit, no? So discuss na natin ano ba yung mga kadahilanan ng carburetor overflowing. Pero bago yan, meron tayong warning dito, gumamit daw tayo, use proper screwdriver when dismantling or adjusting yung carburetor. Kailangan din yung lapat na mga screwdriver or Phillips screw para maiwasan ang pagkasira ng tornilyo. Eh, maliliit kasi yung mga tornilyo na yan, subject na na to twist yung mga kinakapitan ng screwdriver natin. So ayusin natin yung pagbabaklas, especially kung tayo magbabaklas, humanap tayo ng eksaktong mga tools, Phillips screwdriver at saka yung negative na screwdriver, no? Para mas maayos nating ma-adjust at maibalik natin ang tamang higpit yung mga tatanggalin natin. So yung mga posible po na trouble, possible trouble, baka loose drain screw lang. Halimbawa mo, nag-check ka ng ano, ng laman ng bowl, fuel bowl natin, nag-check ka ng laman, eh, syempre, dyan bubuksan yan, ano, sa drain screw ng carburetor. Ngayon, hindi mo lang masyadong nahigpitan, kaya nagkaroon ng pagtulo ng gasolina. So, ang solution lang po doon, syempre, hihigpitan lang natin. Para ma-ensure natin, obserbahan natin kung wala nang tutulo. Kung dyan nakita kung gagaling yung tulo, no? Sumunod naman yung bowl screw, no? Pwede ring maluwag yan. At dyan din nagmumula yung ano, yung tagas ng gasolina sa pagitan niyan. Siyempre, pag maluwag yan, ito yung gasket natin sa baba. Yan, hindi niya masyadong naiipit o kaya damage na rin yung o-ring gasket natin kaya nag-o-overflow. Yan pong o-ring gasket na yan, eh, pinapalitan din po yan, ha? Hindi yan forever dun sa carburetor. Kasama po yan sa repair kit, no? So kailangan i-check din natin kung medyo may edad na nga yung motor. Of course, yung mga o-ring niyan, gasket niyan, nag-shrink na, numinipis na siya, hindi na siya masyadong nakakapag-seal doon sa mga pagitan ng carburetor body at saka ng bowl. So, sumunod pa kung possible trouble, eh, madumi yung float valve seat, yan, yung nakaturo po sa aro, tapos merong tayong picture dito na medyo malaki, close up, sa bandang kaliwa nyo, yan. Pagka po yan, butas na yan, nabarahan kahit no ano lang, gabuhok lang, eh nag-o-overflow. Hindi na tumitigil ang pagpasok ng gasolina sa loob ng baso-baso, no? Hanggang sa tumagas na yan. Babalik na yan dun sa ibabaw at tatagas dun sa gilid ng carburetor natin. Kung hindi man dyan sa gilid ng carburetor tatagas yan, papasok yan doon sa combustion chamber natin, lalo na kung yung pagkaka posisyon ng intake valve mo ay nakabukas, no? Magiging flooded yung makina mo, napakahirap paandarin yan.
No? So, yun po yung check natin. Baka naman kaya nag-overflow, eh, marumi lang yung float valve seat niya. May bumara. No? Kaya ganun. So, kailangan bubuksan, siyempre, i-check. Lilinisin kung may dumi. No? Eh, yung ano, yung nakalagay po na pin dyan, nandyan sa bandang kaliwa nyo o kanan nyo, meron dyan dalawang feature, yung worn out float valve at saka yung good na float valve. Float valve po ang tawag dyan, dyan sa pin na yan. No? May goma po yan dulo nyan eh. No? So, yung goma na yan, yan yung umuupo dito sa float valve seat. Yan yung nagsisilbing sarado. Pagka tinulak po ng float yan, papasok doon sa butas na yon, sasara. Hindi na papasok yung gasolina. Mapipigil na niya ang pag flooding o kaya overflowing nung carburetor natin. So, yung pong worn out float valve, pagka may bewang na, hindi na yan sumasarado talaga. Linisin mo, maya-maya, overflow na naman. So, kailangan po niyan kapalit. Ang kailangan dyan, carburetor repair kit. Tapos ito pong float valve seat na to, hindi naman halos talaga pinapalitan yan. Pero pinapalitan din po, katagalan na siyempre, pagka na-damage mo. Kaya po may warning dyan. Do not use metal sandpaper when cleaning float valve seat. It may damage sa seat. Sabi ko nga kanina, gabuhok lang ang bumara dyan, eh mag-overflow yan. Pagka po ginamitan nyo ng liha yan, medyo magaspang, dinaanan ng liha yan, eh hindi na lalapat yung ano, yung float valve dyan. Eh napakanipis pa naman ng gasolina, talagang tatagas at mag-overflow yung motor natin. Hindi titigil yung pagpasok ng gasolina. No? So, kailangan i-check natin yan. Ang kailangan lang dyan, soft material ang panglinis. Ano ba yung soft material na kailangan dyan? Siyempre, kahoy. No? Palito ng posporo o kaya yung barbecue stick. Yan po ang pinakamagandang panlinis niyan kasi kahit diinan mo ang paglilinis dun sa butas niya, eh hindi masisira yung ano, yung metal, no, yung bronze na yan, yung inuupuan ng float valve, no? So ma-ensure natin na talagang maayos yung pagkakalinis natin diyan. So yan lang naman ang ano, yung pinaka-gripo talaga niyan, yung pasukan, yan yung nagsasara. So yan yung nagdidikta kung gano'ng karaming gasolina ang makakapasok dun sa loob. Siyempre katulong na yung float mismo, yung ano, yung nakatutok dyan sa float valve na yan. So ito po yung susunod na yan. Yan, sa pagposibleng trouble niyan, pagkabutas naman yung float mismo. May pagkakataon po kasi dahil sa material defect o kaya luma na yung motor, siyempre kumakalog din sa loob ng yan, eh, ng carburetor, eh, 'di ba? Baka kumikiyakit din sa gilid na supposedly hindi nabutas. So madali pong malaman niya kung butas, mabigat, of course kumakalog siya. Kung clear yung float nyo mismo, makikita mo may lamang gasolina. So hindi na po magsasarado yung ano, yung float valve niyan. Hindi na niya mapapalutang 'yan at hindi na niya maitutulak yung float valve. Therefore, magkakaroon na ng flooding o overflowing yung carburetor natin. So yan po, hindi po na-re-repair yan, pinapalitan. No? Sunod naman, medyo napasama siguro ang pagkaka-adjust niyo ng float tank. Masyadong tumaas naman yung fuel level, kaya nag-overflow. No? So, yan pong ano kasi, yung float tank na yan, halos hindi naman talaga yan ina-adjust. Pag nag-overflow po kasi yung carburetor, kadalasan yung mekaniko, ina-adjust yung float tank para daw kumunti yung laman ng carburetor. Eh, bakit mo i-adjust yan? Dati naman, hindi nag-overflow yan. So, ibig sabihin, meron lang mali dun sa loob. Sabi ko nga, yung float valve natin, baka sira na, o kaya may sumingit lang dun sa pagitan ng valve seat, ng float valve seat at saka nung float valve, kaya nagkaroon ng pag-overflow. So linis lang kung buo naman yung mismong float valve natin.
Ang huli po nito, yung fuel line must have, no? Yung bang motor nyo may fuel filter ba sa linya, no? Kasi ito pong fuel filter na to, napaka-importante nito. I-ensure nito na wala talagang dumi na papasok doon sa carburetor natin, no? Mapapansin nyo, pagka luma na yung fuel filter na yan, umiitim na yan, marami ng kalawang na pumapasok dyan kung luma na yung motor, o maraming mga malalaking dumi na galing sa tangke na pumupunta dyan at hindi nakakatuloy doon sa carburetor natin. Kasi pag tumuloy sa carburetor natin yan, siguradong overflow ang aabutin ng carburetor natin. So, kailangan pagsikapin natin, malagyan ng fuel filter, yung fuel line natin, para at least meron tayong panangga doon sa mga dumi na maaring pumasok doon sa ating carburetor, no? So, yun lang po yung pamamaraan para maiwasan yung overflowing, ano. So, thank you very much for watching. Hoping na dagdagan yung kaalaman natin sa mga depekto na nangyayari sa motor natin. Marami pa po tayong mga safety driving tips and engine preventive maintenance na mapapanood. So, like, share, and subscribe lang po sa channel natin. Marami pong salamat.